Hi mga ka-kitchen, tara lutuin natin itong sardinas. Lalahukan lang natin ito ng kangkong. Kailangan lang po natin ng mga panggisa tulad ng bawang, sibuyas, kamatis, at bell pepper o atsal. Ito talaga ang mga pinakamadaling lutuin kapag tayo medyo tamad na tamad magluto. Meron ka lang dilata kahit ano pwede mong ilahok basta marunong ka lang magluto at magtimpla. Medyo dinamihan ko po pala dito ang sibuyas at kamatis. Alam nyo na, mas malasa kapag mas marami tayong nilagay na sibuyas at kamatis. Lalo na kapag maganda ang pagkagisa, yung medyo nadudurog ng kamatis at sibuyas. Nako po, ang sarap. Maalala ko nga nung ako'y nagtatrabaho pa at nagbo-board, eto talagang lagi kong niluluto. Maliban sa napakadaling lutuin, ay napakatipid pa talaga sobra. Kapag talaga ikay nagtitipid ng nagpa-budget, pasok talaga itong mga dilatang ito. Palong-palong ulam rin ito lalo sa mga nagtatrabaho sa bukid. Ay siya, patok talaga itong dilatang sardina. Sasabawan lang ng konti, lagyan ng dahon ng kangkong. O siya, tayo nang makapag-isa. Uunahin lang po natin igigisa itong ating bawang. At kapag medyo brown na nga po siya, pwede na rin po natin isunod ang ating sibuyas. Sa sibuyas naman, medyo malaki pong pagkakahiwa ko dito dahil gustong gusto ko talagang hinangata ang sibuyas. Kapag medyo malambot na nga rin po ang ating sibuyas, pwede na rin po natin idagdag ang ating kamatis. Gisayin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa magkatas na rin po ang ating kamatis. Pagkatapos, pwede na po natin isunod ang ating bell pepper. Halu-haluin lang po natin ang bagya. Pagkatapos, pwede na rin po natin ihalo ang ating sardinas. Laman lang po ng sardinas ang aking sinahog dito. At ako'y naunahan ng aking mga alagang pusa. Gustong gusto talaga nila yung sabaw ng sardinas na ihalo sa kanilang kanin. Pwede na rin po natin himay-himayin ang laman ng sardinas gamit ng ating sandok. At pagkatapos, pwede na rin po natin ilahok ang stock ng ating kangkong. Hindi ko po talaga sinasabay ang dahon sa kanyang tangkay kasi mas mabilis pong malata ang dahon. Pwede rin po tayo magdagdag ng sesame seeds, dagdag linamnam. At pagkatapos, pwede na rin po natin isunod ang ating mamasitas oyster sauce. Nalagay na nga po natin ang ating oyster sauce. Pwede na po natin siyang halu-haluin para mag-incorporate po ang ating oyster sa ating veggie. Pero sa totoo lang, nahihirapan talaga ako mag-voice over kapag ganito ang aking vlog. Kakabulol talaga ang pagdidetalye ng iyong mga kahilo. Kuluan po muna natin siya ng mga 10 minuto para lumambot po ang tangkay ng kangkong. At kapag lumambot na po, pwede na po natin isunod ang kanyang mga dahon. Alalay lang po tayo sa paghalo para po pumailalim ang dahon ng kangkong at maluto na rin ito. Pwede rin po tayo magdagdag ng garlic powder kung meron po tayo, nakakadagdag po ito sa aroma. Ainhinan po ulit natin ng mga 5 minutes. Kapag naahinhinan na natin, pwede na po natin itong iserve. Ayan, luto na po ang ating apan-apan na kangkong. Maraming salamat po sa inyong panunod. At kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to follow.